Tapos yung bahay namin, kahit ganito to, basta importante, may masisilungan. Dito pa ako nahihiga, yung tatlong anak ko, asawa ko, saka buti yung mga anak ko, kahit walang ilaw. Alam nila kung ano yung hirap ng buhay namin, saka wala. Nagkukulambo na lang kami. Yung kulambo, binigay din yung kulambo. Kung wala yung kulambo, yung mga anak namin kawawa sa kagat ng lamok kasi itong bahay namin nakadikit bang sa may puno ng mangga. Pero pag umulan to, yung sigurado yung ulan, tutulo dito sa may paanan ko, uurong na lang ako. Basta importante yung mga anak ko nakasipti, magandang tulog. Minsan, pag nagkapira din ako, bumibili ako yung alagang 50, 40 o 30 damit. Sa okay-okay, hindi sa ano, hindi yung bago. May alagang 10, ganun din yung mga damit ko rin, damit ng asawa ko. Kaya saka ano ko rin yung dinaanan ko kasi wala rin akong pinag-aralan, hindi ako natapos. Gusto ko yung mga anak ko pag lumaki sila. Ayoko nang ipadaan yung naranasan ko sa buhay ko. Gusto ko panibagong daan para maganda yung patutunguhan nila. Pag matanda na ako, di siya rin ang makakatulong sa akin kasi lahat ginawa ko. Kulang lang. Hindi ko alam kung ano pang kulang. Kaya para sa akin, dadagdagan ko pa kung ano yung dapat sa pamilya ko. Noon may ilaw po ako kasi may trabaho pa ako na collector pa ako ng basura sa Tambak. Yung kapitbahay namin po naawa sila kaya pinakabit kami. Pero sinisingil din ako sa yung malit lang kung ano nabigay ko, pinakamababa 200, 250, maganda na yun. Pero ngayon nang bago na po yung kapitan, lahat ng nagko-collector na sa Tambak napalitan yung mga basurero. Kaya wala na naman ako ng trabaho. Kaya yung kurinti ko po, wala na rin. Kaya sabi ko na naman sa sarili ko, sana mailawan sana ako. Sana maliwanagan ng aking mga pamilya. Sa itong darating na Pasko sana, saka sa bagong taon, gusto ko maliwanag din yung mga pamilya ko. Kasi hirap pala ng buhay pag ganito, masabi. Mahirap yung buhay namin. Hindi ko na alam kung anak ko kukuha na isang araw, tatlong araw sa kainan nila. Kaya para sa akin, minsan sa gabi, napatulog ko na lang aking pamilya. Pero hindi nila lang, minsan nagigising ako kasi nahisip ko yung kung anong kakainin niya, kung ano naman ang ipapakain ko. Kaya, para sa akin, marulong din ang Diyos. Kaya, kung sino yung makakatulong diyan, maraming salamat po kung malaking bagay na sa amin yan. Yun lang po ang masasabi ko. So ngayong oras na ito ay papadala na natin itong mga Christmas package sa mga pamilya na napili ng AHL Fat TV at Lances Fundward Children's Foundation. So tara na, unahin muna natin si Maricel. So ngayon, nandito tayo ngayon sa labas ng bahay ni Maricel at pupunta na natin siya at ibibigay na itong package para sa kanya. So tara na. Tao po, pakibuksan. Thank you po. Hi! Ito si Maricel. Si Maricel, siya yung napili din ng isa sa mga sa HL Foundation para bigyan ng Pamasko Bundle.
Ito. Wow, salamat. Yan. Ano masasabi mo? Maraming maraming salamat sa EHL Foundation at Lance Fund Word. At sana marami pa kayong matulungan na ibang tao rin na katulad namin. At more blessing to come. So anong pakiramdam mo ngayon na meron na kayong ihahanda ngayong Pasko? Ay masayang-masaya, lalo na yung mga anak ko pag nakita to mamaya kasi naglalaro pa sila. Baka magalak-galak sila sa katuwaan na meron na silang inulutong spaghetti. So ngayon, ngayong araw na to, bukod dun sa sorpresa na binigay natin na Christmas package para sa kanila, may mga pamilya din na hinandugan din ng ating programa dito sa binigay nila na solar light. Itong solar light nito ay para makatulong sa kanila dun sa mga bahay na walang ilaw at walang kuryente. So bibigyan natin sila nito. Mamaya bibigay natin sa kanila before maggabi para magamit na nila ngayon. Isa sa mga sorpresa po ng EHL Fun TV din ang bigyan natin ng pailaw si PJ. So ito na, PJ. Solar light. Malaking bagay po sa amin to kasi maliliwanagan na ang aking pamilya. Pagpatuloy nyo lang yung ginagawa nyo, ate. Dahil maraming darating na blessing po sa inyo. Kaya masasabi ko, tabis kayo. Magkano? 3,000 pero pag tinanong mo yan, sabi niya